Isang gabing tila mapayapa. Darating ang di inaasahan. Ang katahimikan mababasag sa mabagsik na karahasan. Madaling araw noong 17 ng Abril 2019 sa San Jose, Nueva Ecija, isang babae ang isinugod sa isang ospital sa Cabanatuan City. Ang naturang ginang, duguan at tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinilala ang biktima sa pangalang Karen Rosete, 29 anyos. Makikita sa cellphone video na ito, nanuoy, nakausap pa siya ng mga otoridad. Ang kanyang kwento, talaga namang masalimuot at makatindig balahibo. Dako, alas 2 na madaling araw, noon niyang 17 ng Abril 2019. Si Karen, halos katutulog lamang raw sa kanilang sala, katabi ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Sa isang kwarto naman ng kanilang tahanan, maimbing na rin daw na natutulog ang tiyahe ni Karen na si Gina Garcia, kasama ang kanyang anak na si Jenny Grace. Sa ikalawang palapag, naroon ang dalawa pang dalagita na sina Lara Joy, 14 na taong gulang, at si Eliza, 13 anyos. Dakong alas 3 na madaling araw. Naalimpungatan raw si Karen dahil sa isang malakas na kalabog. Ilang saglit pa, isang lalaki ang sumulpot sa kanyang harapan. Lumabas siya, ngayon tinayuan niya akong ganyan. Gulat na gulat raw si Karen. Sa puntong iyon, naging mabilis raw ang mga pangyayari. Dinakman niya na po akong sinakal agad. Pinilit magpumiglas ni Karen, pero di raw niya nagawang makaalpas. Nuhuy, mas matindi pa pala ang gagawin ng mama. Hindi ko po alam na may kutsilyo sa likuran niya. Tulong! Sunod-sunod raw ang naging pag-unday ng lalaki. Wala siyang magawa, kundi ang magmakaawa. Ang ginang, abot langit raw ang naging palahaw. Pero wala raw makarinig. Tulong! Tulong! Na mga sandaling iyon, tila naging napakatagal raw ng pagtakbo ng oras. Siguro mga nasa 15 minutes po bago nagising yung tiyahin ko tsaka yung pinsan ko. Pero sa paglabas ng kwarto ng mga kaanak ni Karen, maging sila ay pupuntiriyahin din ng lalaki. Binitawan niya ako, tapos tinakbo niya yung tita ko. Yun po yung unang sinaksak niya yung tita ko dito sa tiyan. Sumigaw po ako ulit. Ngayon binalikan niya na naman ako. Hindi ka mamatay-matay! Ang tagal mong mamatay, sabi niya sa akin. Tapos sinuntok-suntok nga ako, tinadyak-tadyakan. Tapos sinakal niyo po ako. Sa puntong iyon, umisip siya ng paraan para makaligtas. Nagpatay-patay na po ako, hindi na po ako kumilos talaga nung time na yon. Pero ang lalaki, hindi maubos-ubos ang galit. Tila, desidido itong tapusin ang buhay ng mga nakatira sa naturang tahanan. Nuuwi si Jenny Grace naman raw ang pinuntirian ng lalaki. Nakatakbo pa po yung batang paakyat sa taas. Sinundan niya din na po. Si Jenny Grace, malakas ang mga sigaw, nagmamakaawa, humingi ng tulong. Pero si Karen, walang magawa. Unti-unti raw humina ang mga palahaw ni Jenny Grace. Hanggang sa tuluyan na itong naging tahimik. Samantala, si Karen pinakikiramdaman ang mga susunod na galaw ng lalaki. Takot na takot noon si Karen para sa kanyang anak. Pinapakinggan ko kung anong gagawin niya doon sa bata na maliit. Itong naghuhugas, sabi niya doon sa anak ko, sinigawan niya yung bata, sabi niya. Hoy! Matulog ka na! Matulog ka na! Doon sinalubong raw ito ng mga anak ng biktimang si Gina. Oh. Ano nangyari sa'yo? Nagtaka yung dalawa, bakit daw duguan yung anak ko at saka punit yung damit. Samantala, patuloy na umikot sa loob ng bahay ang lalaki. Pinasok raw nito ang kwarto ni Gina. May naririnig akong mga kalabog doon sa loob ng kwarto ng tita ko. Parang meron siyang mga hinahanap.
bumalik ulit sa akin. Tapos iniwan niya po yung kutsilyo. 10 minuto pa ang hinintay ni Karen bago siya dahan-dahang tumayo. Alam kong nakalabas na siya ng bahay. Hawak-hawak ko yung dito sa side ko kasi umaano po ng dugo, umaagos po ng dugo. Tumakbo ako sa taas, kinakatok ko yung dalawang bata. Sabi ko, buksan niyo! Buksan niyo itong pinto! Buksan niyo ito, tumawag kayo ng rescue, sabi ko sa pinsa ko. Ilang saglit pa, dumating na ang pinakahihintay na saklolo. May narinig na po akong dumating na tricycle, bumisina. Aya, tumakbo po ako sa baba. Ano kami? Karen! Gina! Halika, dali natin susuntutan sa tili! Sa MV Gallego Cabanatuan General Hospital, isinugod si Karen. Siguro palabas na ako. At dun nga, sa paggamutan, nakausap ng mga pulis ang nakaligtas na biktima. Ang masamang balita, agad nakarating sa kaanak ng mga Garcia. Si Aling Erlinda, di makapaniwala sa sinapit ng anak na si Gina at apong si Jenny Grace. Mabuting tao raw kasi ang mag-ina, walang kaaway at hindi rin nasangkot sa anumang gulo. Yung anak ko po, matulungin po, mabait. Kaya lahat ng mga pamangkin niya, kinupkup niya. Marami po araw nang manawala sa amin, lahat-lahat. Yun lang anak ko nang nakakatulong sa amin po. Ang tatlong minor de edad na nagtago sa kwarto, di naman raw ginalaw na nag-amok na lalaki. Gayunman, nuoy tulala at hindi makausap ang mga bata. Kaya naman, pansamantala silang isinailalim sa kustudya ng women's desk. Samantala, si Karen patuloy namang ginamot sa ospital hanggang ideklara na ngang siya'y ligtas na. Kasi bago siya nagbiyahe ng patuloy. Ang revelasyon ni Karen talaga namang nakakagulat. Dahil ang kanyang itinuro ay isang lalaking kamag-anak rin pala nila. Sinabi niya mismo na si Uncle Edmer Galvin nga ang tinutukoy niya na sumaksak sa kanya. Batay pa sa investigasyon, itong Edmer Balimbin ay asawa ng kapatid ni Karen na isang OFW. Ang problema, matapos gawin ng krimen, itong si Edmer di na nga matagpuan sa kanilang lugar. Kaya nga nuhuy, tila nabimbin ang kaso. Sa di naasahan, may git isang buwan ang lumipas matapos maganap ang krimen. Ang Highway Patrol Group ng Camp Crame nakatanggap ng tawag mula sa mga kaanak ng suspect. Sa puntong iyon, tuluyan na ngang sumuko ang suspect na aminado sa nagawang krimen. Pinili niya na dito na lang muna mag-stay under custody ng HPG habang inaantay yung court order kung ano man yung lalabas na decision ng court. Samantala, sa pagsuko ni Edmir sa Highway Patrol Group, nagkaroon ako ng pagkakataong makuha ang kanyang panig. Aminado man siya sa nagawang krimen, mabigat ang kanyang naging paratang sa mga kaanak ng asawa. Hindi raw kasi maayos ang trato sa kanya ng mga ito. Nagulat ako nung sinabi ng asawa ko na pwede na raw tayo maghiwalay kasi malalaki na yung mga bata. Nung sabi, si auntie, sabi niya, gusto mo ba yung broken family? Paano yung mga bata? Sa isip niya, maging ang kanyang anak, itinatago raw ni na Karen. At ito ang naging mitsa sa pagpunta niya sa tahanan ng mga Garcia. Agad raw niyang dinatnan ang hipag na si Karen na nasa sala lamang. Tinanong ko sa hipag ko, sir, asan si Dave? Hindi raw siya sinagot ng hipag. Nasaan si Dave? Kaya sumiklab ang kanyang galit. Pinaglulokohan niyo ako! Huwag kang sisigaw. Kung ganun, sabihin mo kung asan yung anak ko. Sumigaw yung hipag ko, sir. Sa puntong iyon, nagdilim na raw ang paningin ni Edmir. Iyak na ako na kung bakit niyo ako linuloko. Para naman kay Karen, walang basehan ang pagtatanim ni Edmir ng galit sa kanila. Lasengo at irresponsable raw si Edmir bilang asawa at ama. Pag nagpadala yung kapatid mo, painom dito, painom dyan. One day millionaire nga po yung tawag sa kanya eh. Para sa mga nagluluksang kaanak, walang katumbas na galit ang kanilang nararamdaman.
kung maaari lang po sana kung andyan dyan sa Amerika, kahit patayin ko na rin po eh, sa galit ko sa kanya. Bakit ginawa pa niya ng ganun sa auntie niya? Masakit po talaga. Sana naman eh, maibigay yung parusang nararapat para sa kanya. Para mabigyan po ng hustisya yung tita at saka yung pinsan ko pong pinatay niya. Gusto ko magdusa siya ng matagal. Mapapatawad ko po siya siguro, pero hindi pa po sa ngayon. Ngayon parang po, hindi pa po kasi naaalis sa isip ko yung ginawa niya sa akin eh. Narito ang kwentong krimenga, tampoka ng inyong ABS-CBN, SOCO.